Sa makailang ulit na banggaan ng mga barko ng Pilipinas sa China, patuloy pa rin daw na maninindigan ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Pinanghawakan pa rin kasi ng Pilipinas ang 2016 arbitral ruling ng UNCLOS. We will continue with other ways to enforce our rights in the West Philippine Sea as given to us by UNCLOS and by the 2016 arbitral ruling. Para mapataas pa ang kamalayan ng publiko sa isyong ito, naglungsad ang National Security Council ng National Security Roadshow, katuwang ang DILG at iba pang tanggapan ng gobyerno. Parte ito ng isinusulong ngayon na preserbasyon ng territorial integrity ng bansa. Dapat ipaalam sa mas nakararaming mga Pilipino yung ating karapatan, yung ating sovereign rights, sovereignty and jurisdiction sa West Philippine Sea. Sabi po ng ating Pangulo, dapat itong awareness, yung tinatawag na intergenerational awareness, ay maiparating natin sa mas nakakaraming Pilipino. Para kay Punong Barangay Carol, mahalagang manindigan ng mga Pilipino sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Mahalaga rin daw ang pagpapatibay pa ng relasyon ng Pilipinas sa mga allied countries sa pagsulong ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Sa atin, ang mga Pilipino, dapat tayong huwag mabahala at maging reliable tayo sa ating government, because ginagawa talaga ng national government natin ang mga measures para hindi tayo guluhin or ilihis ng mga Chinese na yan. Sa pag-aaral ng Strat-Based ADR, isang independent international research organization, lumalabas na 72% ng mga Pilipino ang nagsasabing dapat pagtibayin ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa para maprotektahan ang West Philippine Sea. We're just building a credible defense posture. And that defense posture is supported by the modernization program of the Armed Forces of the Philippines. Samantala, nauna nang inihayag ng Estados Unidos ang pagsuporta sa mga resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. My job is to prepare options, if so called, and number two, I'm an instrument of those options. Gayunpaman, bukod sa tamang impormasyon, nagpapatuloy ang pag-ensayo ng Pilipinas, katuwang ang ibang bansa, para sa humanitarian resupply mission. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.